What's up, guys? So today, we're going to talk about volume imbalance. So this is the I think this is the most hardest topic na you know kailangan yung hanapin when it comes to ICT is the volume imbalance. So he did teach us this one a long, very very long time ago. So I think some of you guys will have a hard time finding at the right volume imbalance mentoring or tutorial for you if hindi nyo kayang hanapin yung volume imbalance example or mentoring class ni ICT when it comes to volume imbalance. So today I'm going to break it to you, or I'm going to break it down lahat-lahat when it comes to volume imbalance na in the easiest way as much as possible. Okay? So today this is the volume imbalance, okay? So how do we identify the volume imbalance? So as we can see on a regular candlestick, so ito yung normal na candlestick, like talagang kung saan nag-open, doon magko-close, kung saan nag-open, nag-close, doon lang yung mag-open next candle, okay? So Sir Kim, ano ba yung volume imbalance? So ang volume imbalance is nagkakaroon tayo ng miss gap, or there's a volume missing. Kaya nga tinatawag na imbalance eh. So, in accounting, in a term or in a world of accounting, kung may mga kaibigan man kayong accountant or accounting related courses, so malalaman nyo na once na lang kakapagpasok sila ng data, kasi ako naging accounting ako before, once na nagkukulang or sumusobra, or majority na nagkukulang ako sa data, may nagpo-float. Okay? Pag may nagpo-float, ang tawag doon is imbalance. Ibig sabihin, oy, bakit mis-imbalance to? Bakit hindi parehas yung balance natin, or bakit nag-miscalculate tayo dito? So, pag may imbalance ka, kailangan mong balikan yon. Balance nga eh. May balance ka. So, parang sa totoong buhay, na oh, kapag meron ka pang hindi nababayaran or credit, kailangan mong bayaran ulit or balikan next time or bayaran mo sa next month. Diba? So, ganun din dito. So, pag meron kang volume imbalance, merong gap dun sa area na yon. And now, what causes volume imbalance? Ano sa tingin ninyo? Ano yung nagiging cause ng volume imbalance? Number one is kalituhan. Ito yung totoong buhay, ha. Ito yung totoong buhay when it comes to totoong buhay. Okay? Minsan magulo, minsan nakakalimutan, nakakaligtaan, or sumusobra minsan. Kaya hindi na-count and nagkakaroon tayo ng discrepancy or miscount, tama? And now, sa trading naman is nagkakaroon tayo ng volume imbalance during those times na hindi gumalaw ang market. Or let's say for example, ito yung candle, di ba? Gumaganyan yung candle, gumagalaw, and during those specific time, let's say for example 12-12, ayan, 12-12-17, 12-12-18, 12-12-19, pagpasok ng 12 ng 25, there you go. Pagpasok ng 25, hindi gumalaw ang price, and let's say for example 2 to 3 minutes na hindi pa rin gumagalaw yung candle, then biglang mag-open niya ng panibago, and you'll see that there's a missing or there's a gap on the middle, or you know, in between of that candlestick opening and closing. Ganun yon. So in that case, sometimes pag nag-open na yung candle, ano ginagawa? Hindi niya na binabalikan. Ang ginagawa ng market is tend to go down agad-agad. And minsan naman, tumataas. Tama? Gumaganyan siya. And now, pero bago matapos or bago maubos ang candle, gumaganyan. So in that case, it leaves a what? A candlestick inside of that one pa rin. So ibig sabihin, may gap pa rin eh. Naiwan pa din eh. Yes, nabalikan niya, nakuha niya yung balance eh. Pero still, nandun pa rin yung mark na, ay, nagkamali ako. Diba? Parang sa totoong buhay, let's say for example, oy, sabi ng boss ko, oy, mali ka dito, may nag-float, may imbalance ka dito, may balance ka pa, 'di ba? So now, anong sasabihin ng boss mo? Oy, balikan mo 'to. Balikan mo 'yung hindi mo na-count dito, or bakit nagpo-float 'yan? Alamin mo kung anong mali. Now, syempre ikaw naman as an employee, gagawin mo 'yung tama, which is babalikan mo, which is i-rewrite mo, which is itatama mo 'yung pagkakamali mo. But by the end of the day, guys, still, kahit natapos mo na yung trabaho, kinabukasan nun, alam mo pa rin na nagkamali ka. Tama? Alam mo pa rin na, ay shit, hindi pa rin makakalimutan ng boss ko yung pagkakamali ko na yun, even though naitama ako naman. Tama? So now, it leaves a gap in there. Para bang sa relationship is nag-iiwan siya ng lumot. Okay? Nag-iiwan siya ng lumot. Or
you know, previous price action na hindi na kayang i-delete. Tama? So, ganun din dito. So, now, anong pakialam namin dyan, Sir Kim? Anong pakialam namin when it comes to volume imbalance? So, in that case, guys, a volume imbalance is what? Nandun na yung keyword. Actually, sinabi ko na multiple times. Binabalikan ulit. Binabalikan kasi what? Need i-rebalance. Kailangan po siyang i-rebalance ulit. Kailangan siyang balikan ulit. Now, do you know what I mean? Nagigets nyo na ba kung ano ibig kong sabihin? It means, wala kayong pakialam if yung price is dumadaos-dos na pababa and nag-iwan siya ng volume imbalance dito. But, sooner or later, you'll see a reaction or you'll see another candlestick going back inside of that volume imbalance. And now what? Create murder further reaction. In that case, you'll see this kind of movement dropping. Naintindihan? Ganyan. Now, tignan nyo kung ano mangyayari sa loob na itong market na to. Dash line. So, para lang magkaroon tayo ng specific way for this to, you know, para makita ninyo, to fill in the gaps. Okay? Parang fill in the blanks, pero fill in the gaps. So, in that case, Sir Kim, parang may napapansin ako. Parang parehas na parehas siya sa pair valley gap. Yes, if yun yung naisip mo, exactly as that one. Okay? Exactly as that one po. So, kung naisip mo ha, bago ko pa sabihin yung pair valley gap, kung naisip mo yun, definitely tama ka. Ang treatment ng volume imbalance is parang katulad ng pair valley gap. Pero, but wait, there's more. Ang volume imbalance is sometimes nag-o-override. Bakit? Parang sa tao. Nag-o-overtime ang isang tao para ano, ayusin ang pagkakamali. So, in this case, ang volume imbalance is possible, guys. Ha? Possible. I-tap yung volume imbalance and move away from that volume imbalance. Or even sometimes, ganyan, pwedeng tumaas pa, but it will live. Yun ang rule ng volume imbalance. Naintindihan? Yan ang possible na palaging ginagawa ng volume imbalance. Nagko-consolidate pa yan, minsan tumataas pa and all that. Ah, Sir Kim, paano namin ititrade yan? Diba? Paano namin ititrade yan? Again, tulad nga sinabi ko, sometimes. What is sometimes, Sir Kim? It means, guys, it doesn't have to do that. Alin? It doesn't have to do this. Ibig sabihin, hindi niya na kailangan pang gawin to. It's not necessary. But if you will get, then okay lang. That's the rule of volume imbalance. Sige, okay lang. So in that case, Sir Kim, ibig sabihin ba niyan? Unang touch pa lang, pabalik ng volume imbalance, pwede na namin i-trade. Exactly. What? Yes, exactly. Kung nagtataka ka, yes, exactly. Saan kami maglalagay ng stop loss since sabi mo naman tumataas ang price? Again, nagkakaroon tayo ng volume imbalance during what? A change of character or a break of structure. It means nag-move massively upside and downside ng price. It means gumanyan ang presyo. Okay? Gumanyan. So now, kung dito yung volume imbalance mo, kung dito na-create ang volume imbalance mo, then you have a change of character somewhere around in this one, or let's say for example, ganyan. Okay, so gantuin natin. Ayan, para mas ideal para sa'yo. Okay. Ayan. So in that case, pwede kang mag-short somewhere around in these zones, and then your stop loss will be on above of these zones. Simple as that. Why? This is a liquidity. You don't want to be still in the position if mababasag na to, hindi ka pa rin nag-i-stop loss. Naintindihan? That's another question. That's another topic. Naintindihan? So now, ulitin ko, this is the rule of volume imbalance. Yan ang rules ng volume imbalance. In that case, you can trade on the first touch on this one. And Sir Kim, what is the pinaka-late scenario in order for us to trade the volume imbalance? So, sabi ko nga, possible tumaas siya sa volume imbalance and now pwede nang bumagsak.
But sometimes, ganito yung nangyayari sa movement. Tumataas ulit, gumaganyan, and then now, bumabalik. So now, in this case, once na bumagsak na siya, dito sa volume imbalance, you can find a way to trade in this one using price action only. Bonus na yun, guys, kung may pair valley gap kayo makikita dito. Somewhere around in these zones. Pero, meron, yes, exactly. Meron naman kayo makikita ang pair valley gap dito. Pero, guys, that's already too late. Naiintindihan? Too late na po yun. Kasi bakit? Dadaos-dos na yung price once bumaba na siya ng volume imbalance. Naiintindihan? So now, let's give you another sample for this one. So I believe, nakagawa tayo ng video dito regarding dito. Okay, na-upload naman natin sa YouTube yun, no? So, nung Wednesday pala. Okay, nung Wednesday, nakagawa tayo ng video regarding this one. And, kung makikita nyo dito, this is a movement, market movement, a breakup structure. And now, tingnan nyo. There's a volume imbalance right around here. So let's say for example you have a stop loss above here, then you see a volume imbalance somewhere around here. Tingnan nyo. As soon as the price went back to that one, I can safely save or place my position onto that zone on that volume imbalance, and now take my profit lower than that. And now stop loss will be above here, and as the price go lower and lower, tulad nga na sinabi ko sa inyo, pwede ka pa makita ng pair valley gap. Pero tingnan nyo, napaka-late. Diba? Pero pwede pa. Diba? Pwede pa. Mapapagtiisan pa. Pero late na kayo. Naiintindihan? So that's it. Okay? Yan yun. Eh Sir Kim, ibig sabihin, possible magagawa namin to during what? Ito po ay possible na gagawa lang. Okay? Ang volume imbalance is possible magagawa nyo lang ito during kill zone of ICT. Ibig sabihin guys, ang volume imbalance po is nag-work during ICT kill zone. It means, mag-create yan ng volume imbalance during what? 8:40, nilalagay ko na sa inyo ha, 8:55 or 8:55, lagay natin ganyan. And now, 9:15 to 9:30 to 9:50, and now 10 o'clock, 10:15 and 10:45, or actually may 30 pa pala, 10:45, and then syempre last na po yung 11. Okay, so it means guys, ito po yung mga times. PM po ito ha, Philippine Standard Time po ito. So, ibig sabihin, ito po ay Philippine Standard Time po ninyo dapat tinitingnan, okay? Hindi po dapat kayo tumitingin sa ibang session or time session or GMT, I don't know, UTC negative 4, New York City negative whatsoever, I don't know. Okay? There you go. There you go. So, I know, ang pangit, pero pangit tignan, pero, you know, mapapagtiisan na. Okay? So, definitely, ito po yung mga titignan yung time zones or kill zones para makita nyo yung perfect volume imbalance for you. Sir Kim, gumagana ba to sa London session? Yes po. Okay, gumagana siya sa London session. Basta, make sure nyo lang po na ito ay London kill zone. Ito po yung mga times na titignan nyo from 3 o'clock p.m. to 4 o'clock PM. So, in between of that market, hindi ko na kailangan lagyan pa kasi nga, syempre, one hour time window lang yan. So, definitely, makikita at makikita nyo dyan yung volume imbalance ninyo. During what? During a change of character or na obvious run into a liquidity, makikita nyo siya doon. When it comes to obvious run in a liquidity, makikita at makikita nyo po yung volume imbalance. So, another example. So, let's say, for example, ganyan yung market. Obvious run into a liquidity went down. Then definitely guys, makikita nyo yung possible movement. Diba, ito yung support and resistance. Ayan. Then obvious run into a liquidity. Ito yung liquidity. Kinain. So now possible makikita nyo yung volume imbalance. Magkakaroon yung somewhere around in these zones. Naiintindihan? Diyan nyo siya makikita. And now you can definitely trade this volume imbalance. Stop loss will be, syempre, tinuro ko sa inyo yung stop loss. So definitely, possible ma-play nyo to ng perfectly according to your plan as much as possible. Eh, Sir Kim, what if napakalaki naman ng stop loss? Di, syempre, common sense guys. So, pag sobrang haba naman yan, syempre, di nyo naman itutuloy yun, di ba? So, di nyo naman pwedeng ilagay yung risk nyo na sobrang laki when it comes to do that.
Okay? So anyways, this is just a good example. This is just another example for your volume imbalance. I will try to give you another example, but again, I need you to pass an assignment. Gusto ko kasi nakikita ko na ginagawa ninyo yung mga natututunan nyo every episode, okay? I guess that's pretty much it for today, guys, for the volume imbalance. And yeah, I'll be seeing you guys in the next meeting. Thank you. Pass your assignment. I'll be checking it daily. Thank you so much. Bye-bye. Peace out.